Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ING naman tayo ngayon. Kahapon po, nasa Avon ako kasi day 1 kami. Ngayon naman, ang schedule ko po is ING. I am ready to do the mission. Nag-i-invite po kami ng mga tao para makapag-attend po ng aming free financial class. Ano po ba yung free financial class na yan? Si IMG po, nagtuturo siya sa mga individual na gustong matuto mag-manage ng sarili nilang finances. Sa do-it-yourself money management. So papunta po ako ngayon sa sa venue kung saan doon po gaganapin yung aming financial class. May mga in-invite naman ako, kaso lang busy pa po sila. So hindi po nila ako mauuhan kasi nga may mga kanya-kanya po silang schedule. At saka ako naman lagi naman ako nag-i-invite sa kanila. So sana lang magkaroon sila ng time na makapag-attend kasi napakaganda kaya ng training namin. So ayan, wala ng music dito ba kasi makapiright ako ni Lolo. So ayun, ano nga ba ako? Yun, maaga pa o kahapon pa nag-invite na po ako sa mga sa mga kakilala ko na kung po pwede silang makapag-attend. Kaso lang, meron silang mga kanya-kanya ng schedule. So, I will try pa rin na i-invite sila next schedule. Ganun talaga po ang buhay. No? Minsan, may mag-oo, minsan wala. Pero ang importante, hindi tayo titigil. Hindi tayong magsasawa na mag-invite ng mag-invite sa kanila kasi sa totoo lang po, napakaganda ng tinuturo ko dito po sa amin sa IMG. Talagang dito ko po na-realize yung mga bagay-bagay na dapat pala noon ko pa to naisip. Mga ganon. It's only a matter of priority kasi. May mga dapat tayong i-priority na napakahirap talaga sa totoo lang. Mas pinipili natin yung convenience kesa dun sa mas mahirap na mga bagay. Pero ang hindi natin na-realize yung mas mahirap na bagay na in the end makakapagbigay sa atin ng magandang resulta. Yun yung nakalungkot kasi na-experience ko rin yun. Sinasabi ko nga sa sarili ko, kung nalaman ko noon kung ano yung alam ko ngayon, baka hindi ganito yung buhay namin, particular sa akin, ako baka natuto ako talaga mag-manage ng pera. Marunong naman ako mag-budget, pero iba talaga yung tinuturo. Iba kasi yung daily budgeting. Iba yung nakakapag-ipon ka talaga. No? Dito kasi sa IMG, ituturo lahat yun. No? Ang kailangan mo lang talaga, paglaanan mo siya na panahon. Maingay, no? Kasi naglalakad ako. So, habang naglalakad ako, minamaximize ko yung time ko. Gusto ko makapag-share sa inyo kahit na naglalakad ako. So, ayun. As I was saying, matututo talaga tayo ng proper way of saving and budgeting.
Kasi yun talaga yung gusto nila sa lahat ng nakakapag-attend ng kanilang class. No? Nakakapag-attend ng kanilang free class, natututo at napapasama sa community. Iba kasi yung meron kang community, no? A community of savers, no? They turn people from spenders to savers, no? Hindi ka na nagiging magastos kasi napapriority mo na yung needs sa wants, no? Alam naman natin yan. Alam nyo ba? Parang na-practice ko na rin yan dati. But from time to time, nakakalimutan natin kasi nandyan yung mga temptation, di ba? Andyan si Shopee, andyan si Lazada, andyan si TikTok na napaka-convenient na lang, pindot-pindot ka, tapos check out ka lang, gastos, yan. Tapos hindi na natin nare-realize, napaparami na yung gastos. Nauubos na yung pera. Walang pinuntahan. Di ba? Kasi for example, ikaw employed ka. Di ba? Employed ka, regular kang sumasahod. Kamusta? Kaipon ka ba? Have you ever asked yourself, may naipon ba ako? Ilang taon na ako dito sa company? Yung pera ko ba, napapalago ko ng tama? Or nagkakaroon ba man lang ako ng something para sa sarili ko? Baka naman puro material at panandalian lamang. Hindi naman mapakinabangan sa future. Siyempre kailangan natin, yun mapapakinabangan natin, pag tumanda tayo, kasi doon tayo lahat papunta. Oh, gusto mo ba hindi ka tumanda? Iba lang, isa lang ibig sabihin nun. Pag hindi ka tumanda, ibig sabihin tegi ka na. Diba? Kinuha ka ni Lord ng maaga. Oh, sige. Kuhanin ka ni Lord ng maaga. Anong mangyayari sa family mo? Oh. Anong mangyayari sa family mo? Naisip mo na ba yon? Kasi kung naisip mo yon, yung mga ganong senaryo, halimbawa mamatay ka ng maaga, anong mangyayari sa family na maiiwan mo? Makaka-survive kaya sila? Diba? O sige, mabuhay ka naman ng maaga. Diba? Ang bait-bait ni Lord sa'yo. Binigyan ka ng mahabang buhay. O kaya mo ba i-sustain yung sarili mo na mabuhay ka? O sige, sabihin natin, may SSS ka, may kung ano-ano kang support from the government, may senior support ka, may budget, kasya ba? Paano ngayon kung binigyan ka pala ng sakit? Or dahil sa kakatrabaho mo, habang bata ka pa, wala kang ginawa, kundi kumayod, at hindi mo pinriority yung sarili mo. At hindi mo inalagaan yung sarili mo. At dumating dun sa point na nagkasakit ka na, patay. Dumating ka dun sa point na nagkasakit ka na. At na-realize mo, wala kang naipon para sa sarili mo. Saan mo ngayon kukunin yung ipang tutustos mo? O, pipila ka sa mga charity. Mag-online limos ka. Diba? Meron kayong pagkakataon. Meron tayong pagkakataon para baguhin, para magkaroon tayo ng paghahanda para sa mga bagay na ganon. Dapat gawan natin po ng paraan, dapat gawin natin para na rin sa sarili natin, para sa pamilya natin, na hindi tayo magiging pabigat sa kanila pag dumating na tayo dun sa sitwasyon na ganon. Eventually, lahat naman tayo mamamatay, pero mas maiging mamatay ka ng disente kesa yung tagal-tagal mo na nakapurol. Hindi ka mailibing. Kasi, hindi ka nakapaghanda eh. Wala kang pampalibing. Oh. Di
diba? Dapat ready tayo sa ganun. Thank you.